Hi guys, ito ang ating abangan na video. Meron kang V8 sound card, pero wala kang condenser mic. Kaya bang pagganahin ito? Kung gusto niyo malaman kung paano pagganahin ito dito sa V8 sound card, alamin lang po natin sa susunod na video. Hello, what's up guys? Tulog lang pinangakak sa inyo at tulog lang yung karang video. Ang aabangan natin is yung kung meron ka bang V8 sound card, okay? V8X Pro sound card, pero wala ka naman mic condenser. So, ano ba pwede naging solution dyan? Actually, meron tayong dalawang solution. No? Ang ginagamit ko ngayon is yung headset ng aking mobile phone na Samsung, yung pinagkukuha na ko ngayon ng camera. At kung gusto mo naman talaga ng medyo pang talagang magandahan ng tunog, meron akong suggestion sa inyo. Kailangan nyo lang netong jack na ito. 3.5 din siya. Okay? Pero, ang two-type lang siya, yung dalawang ring na yan, kulay itim na yan. Yung itim na yan, yun lang yung dalawa na yan. Kasi, yung tatlohan na ito, tatlong guhit na to, is pang cellphone. Kung mapapansin nyo, bali kasi ang ginagamit sa cellphone is yung gantong jack. Yung una kong pinakita sa inyo sa aking review sa unboxing, tatlo yung stripes niya kung mapapansin nyo. Hindi nagawa ito po. Tatlo yung stripes niya. Compare dito sa isa na to, dalawa lang. Isa, dalawa, isa, tatlo. Ito yung tatlo na to, ginagamit ito sa cellphone. Ito sa mga microphone o kaya yung mga digicam o kaya yung mga GoPro. Yan yung mga ginagamitan dyan. So ngayon, para magamit natin to, itong ating mini karaoke microphone, dapat yung mini karaoke niya, meron siyang ayan, yung makikita nyo itong butas na to. Ang tawag dyan, nakalagay sa kanya, out. So kung meron kang speaker, pwede rin sa kanya, dito magagaling ang boses mo. Pero dahil gagamitin natin siya sa V8 sound card natin, V8X sound card pro. Ang gagawin natin dyan, kasalpak natin ito dito. Okay? Tapos, yung V8 sound card natin, mapapansin nyo, dalawa din yung kanyang saksakan ng microphone. So, ito. Yan. Medyo nilagaw ito po. Itong mic na to at yung mic 2 at mic 1. Kung mapapansin nyo, wala akong ginagamit ng microphone, no? Kasi nga itong aking sound card na ano, compatible siya sa headset. Meron siyang headset. Ito yung ginagamit ako nito at meron din siyang headphone. Itong jack 3.5 jack ano, yung socket na to. Pang ano yan, pang headphone. Ito naman pang headset. So ito dalawang stripes lang itong ginagamitan nito para dito yan. Itong headset, ito yung ginagamit sa mga mobile phone. So, tatlong stripes yan. Diyan yung kalagay yan. Kaya pati microphone ko ng headset, gumagana siya. So, dahil okay naman siya, goods naman siya, ito yung ginagamit ko pang video, pang gawa ng video. Pero pag magla-live tayo, siyempre, gamit natin yung ating condenser. Tapos, kung mapapansin nyo, ito yung aking cable. Kadikit yan sa aking Samsung. Nasa phone 1 ako. Yung phone 2, hindi ako gumagamit ng phone 2 kasi yung ating V8 sound card, meron na siyang Bluetooth. So, true Bluetooth. Goods na goods ako sa true Bluetooth na yan. Talagang very accessible sa akin. Yung isang cable ko, hindi ko na siya nagagamit. Nga, ang ginagamitan ko sa kanya sa cellphone na ng iPhone is yung Bluetooth. Pero na-try ko na siya, gumagana siya sa ano? Gumagana siya sa 3.5 jack. Na-try ko na siya, gumagana siya. So papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya papaganahin.
So guys, no, ito yung sample natin sa ating iPhone, sa mga iPhone user dyan. So ang gamit ko, medyo lumang version na to, lumang model na, iPhone 5S. So connect muna tayo. First, connect muna tayo sa Bluetooth. So hindi niya makita. Kaya ganito na lang. Ako na lang titingin. Try nyo lang din kung makikita nyo dyan. Yan, Bluetooth. Tapos ang pangalan ng ating Bluetooth is V8X. Hindi nyo kita. Ayun. V8X. Yan. Connect natin. Yan. Papansin nyo, connected na siya sa V8X natin. Try naman natin kung gagana na. So, punta tayo sa YouTube. Play tayo ng ilang video. Siyempre, dun tayo sa video ko. Okay. Ito yung huli kong ano, here video. In the market. So, I would like to present to you the first SoundCard Pro. So, let's do the unboxing. If you want to know where I buy this one stuff, just watch until the end. So ayun, nakita niyo naman, di ba? Proven talaga na gumagana siya sa true Bluetooth. So ngayon, try naman natin sa jack kung gagana siya, kung compatible din siya. So off muna natin yung ating Bluetooth, baka sabihin niyo naman naka-Bluetooth pa kasi yan, kaya gumagana. Easy. So, ayan. Yan na naman ito yung Bluetooth. I-disconnect natin kasi nakita nyo siya, connected pa siya, di ba? I-off na lang natin yung ating Bluetooth. I-off natin. Naka-off na siya yung Bluetooth natin. Bluetooth. Bluetooth tapos naka-off. Hindi siya naka-on. So, try natin ipasalpak sa jack. Okay, nakasalpak sa jack. Try naman natin ngayon mag-play tayo ulit ng video natin. Same video pa din. So, naka-jack siya, no? Try natin. Ayan guys. Itang kita nyo naman guys. iPhone, iOS device. Pwedeng-pwede sa V8X Pro SoundCard. Sana nakatulong ako, no, sa mga, lalo sa mga iPhone user. Ito, try na natin to. Kung wala kang condenser mic at meron kang V8 sound card o V8X sound, V8X Pro sound card. Goods na to. So para malaman natin, salpak na natin itong microphone natin na ginagamit. Ito natin lalagay sa mic 1. Okay? Lagay natin. Ayan, tumunog siya sa aking tenga. Sa aking headset. Nag-alarm na siya. Power natin. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. Aray! Ang lakas! Hello! Grabe, pati may echo siya. Baba ko muna yung echo kasi may echo to eh. So, lakas, ang lakas. So ayun, no, so ating gamit natin ngayon yung ating mini karaoke microphone. Kung mapapansin nyo, ang laki ng in-improve ng aking boses. So talagang wow. I can say wow. Talaga naman pwede siyang gamitin. Pwede ba siya sa pagkanta? Alamin natin. I-set lang natin tong ating V8 sound card sa sing. Try natin, magkaka-echo. Hello? Oh my God. Oh my God. Ipagpatawad mo aking kapangasan. Binibiling ko sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad. Pasensya na kayo, nakiridaway ako kasi naririnig ko kayo dito sa aking headset, no? So ayun ang pinaka magandang balita. Magkano lang to?
ang location ko nga pala nasa Saudi Arabia ako, no? So nabibili lang to ng halos 35 Saudi riyal. So kung sa Pilipinas ka bibili nito, siguro nasa 300, 200. Siguro mahal na yung ano, mahal na yung 500. Ito kasi ordinary lang itong binili ko na ito. Kita nyo naman. Walang daya yan. Ang laki ng increase ng aking boses. Actually, ako pati ako nabibingi. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. No? Sana nagustuhan nyo itong ginawa nating experiment dito sa ating V8 soundcard. At kung nagustuhan mo naman at natulungan kita dahil hindi mo na kailangan bumili ng condenser mic, nakatipid ka na kung magkano ang condenser mic, nasa 1,000 o 800 compared sa 300 pesos. Now, pwede mo mabili sa palengke ng 100, 200, 300, 500. Ang laki na matitipid mo. Basta make it sure meron kang cable na pang audio, yung dalawang ring lang, dalawang guhit lang, at yung bibilihin na ordinaryng mini karaoke is merong saksakan ng pang out. So, kasi yung out na yon, pwede siya sa speaker, pwede siya sa V8 soundcard. Sana nagustuhan mo itong video na ito at talagang para sa ito, doon sa mga nag-uumpisa pa lang at doon sa mga wala pang budget katulad natin. Ito talaga, walang kulang gumagana ito. Ito na lang, ito na lang sana ginamit ko, hindi na ako bumili. Pero hindi kasi, yung aking biniling V8 soundcard, V8X Pro na soundcard, set na siya at naka-discount naman ako doon. So malaki din ang tripit kasi kung bibili mo siya dito sa Saudi Arabia na bukod-bukod pa yung V8 soundcard saka yung BM800 condenser mic. Kung bubukod-bukod mo pa siya, medyo mas mamamahal pa, mas tataas yung presyo. So doon na ako sa set at naka-pro. At doon sa mga nagtatanong kung bakit hindi sila nakaka-record ng kanilang boses doon sa kanilang soundcard, yung binili niyo pong V8 soundcard na ganito, make it sure po yung ating pong record volume. Meron po yung record volume. Record, saka special effects. Ito kasi, itong volume na to, kahit wala yan, naririnig nyo ako. Pero ito kasi, pag nagla-livestream ka, doon lalabas yung boses. O doon lalabas yung mga effects. Para ito, doon po yan. Pag nagla-livestream ka, nag-game streaming ka, lahat ng effects mo dito sa lalabas po yung screen nyo. So ito naman, itong record na to, pag nagbibideo ka sa cellphone mo, dapat talaga naka-on to. Dapat to nakataas. At sa mga hindi pa rin po talaga makarecord, nag-research po ako sa ibang video, sa ibang mga YouTube, natuklasan ko po na kailangan nyo pong mag-download ng third party, which is yung open camera. Sa open camera po, open nyo lang po yung inyong settings at punta po kayo doon sa audio source. Sana po nakatulong itong video na to at balik po tayo sa video ko yung kanina. So that's it for this video at sana nakatulong po ako sa inyo at sana kung nagustuhan niyo po itong video na to dahil dito sa microphone na to talaga na maalaki ng ini-increase ng boses ko pag ito ang gamit ko. So, kakuha ko ng idea dyan. Hindi ko na hindi gamitin itong aking headset dahil talaga namang very helpful itong aking ginagawang mini karaoke microphone. Sana nakatulong ako. At kung nakatulong po ako sa inyo, please give me a thumbs up and like and share this video. And kung bago ka pa dito sa akin channel, marami pa akong gagawin. At sana andyan ka pa para malaman mo na meron akong darating na bagong video. Subscribe ka sa akin channel at click mo yung notification bell. At kung meron ka mga katanungan, drop in comment section. At kung meron man akong hindi pa nasabi at kung meron pa ako may gusto kang i-suggest at kung meron kang gusto pang sabihin, drop po rin sa akin section, comment section. So, that's it for this video. I hope you see you again. Peace out. Is it okay if I call your mind just for a time? Be
just fine. If I know that you know that I'm mine.